Wadidap, mangat cong macan. Welcome back to my channel. Ito na naman ang ating panibagong video, mga cong macan. Kung saan natin ngayon tatalakay ang katangian ng Pilipinas. Sana ay magbigay ng mga kasagutan linaw sa ilang makatanungan sa ating isipan. So wag mo natin pagadalin, mga cong. Let's go! Welcome. This is Textus Edoc. Ang Pilipinas ay isang kapuloang may klimang tropikal at mabundok na kalupaan. Mayroon itong 30 milyong hektaryang sukat ng lupain at 7,100 mga pulo. Tatlo ang malalaking grupo ng mga pulo, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Pilipinas ay nasa timog silangang Asya. Napapaligiran ito ng karagatang Pasipiko, Dagat China at Dagat Celebes. Nasa bandang hilaga nito ang China at bandang timog naman ang Indonesia at hilagang Borneo. Ang populasyon ng Pilipinas ay 82 milyon noong taong 2003. 75% ang naninirahan sa Kanayunan at 25% ang nasa kalunsuran. Ang pangunahing pinagmula ng lahing Pilipino ay ang Malayo, Indones at Chino. Mayroon ding halong mga lahing Arabe, Indian, Espanyol, Amerikano at Negrito. Pero maliit na porsyento lamang ang mga ito. Mahigit 100 lingwahe at dialekto ang sinasalita ng mga mamamayan. Ang 5 lingwaheng sinasalita ng nakararami ay Tagalog, Cebuano, Ilocos, Hiligaynon at Waray. Ang Tagalog ang pangunahing basihan ng pambansang wika. Sagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Dahil sa mga kabundukan na karamihay dating bulkan, sa maraming ilog at sa klimang tropikal, matabang-mataba ang lupaing pang-agrikultura ng Pilipinas. Bagay ito sa maraming klase ng pananim na makakain tulad ng palay, mais, gulay, prutas at halamang ugat at yaong magagamit sa industriya tulad ng abaka, goma, nyog, tubo at iba pa. Malawak ang kagubatan ng Pilipinas. Sagana ito sa mga kahoy at iba pang yamang gubat na magagamit sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan. Sa mga kabundukan at kapatagan, makukuha ang maraming mineral tulad ng ginto, ranso, langis, pilak, carbon, bauxite, uranium at nickel. Sapat ang mga ito para makapagsarili ang Pilipinas sa pagpapaunlad ng mga industriya. Sagana sa isda at iba pang yaman ang mga ilog, lawa, look at dagat. Maaaring kontrolin ang prinsipal ng mga ilog para mapatubigan ang mga sakahan at mabigyan ng kuryente ang bawat parte ng bayan.
Ginagamit din para sa transportasyon ang mga ilog, lawa, look at dagat. Marami ring mauhusay na daungan ang Pilipinas. Kung ang mamamayang Pilipino mismo ang gagamit at lilinang sa likas na yaman ng Pilipinas para sa sariling pakinabang, sobra-sobra pa ito para sustinihin ang populasyong makailang beses ang laki kaysa kasalukuyan. Ang kumukontrol at nagpapasasa sa yaman ng bayan ay ang imperialistang US at iba pang dayuhang imperialista at kasabwat nilang lokal na mga naghaharing uri na malaking burgesyang komprador at panginoong may lupa. 1% lamang sila ng populasyon ng Pilipinas. Sila ang lubos na nakikinabang sa likas na yaman ng bayan sa pwersang paggawa at sa likhang yaman ng mamamayang Pilipino. Kontrolado nila ang reaksyonaryong gobyerno at reaksyonaryong armadong pwersa sa Pilipinas. Sila ang mga naghaharing uri na nang-aapi at nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Binubuo ang sambayan ng Pilipino ng mga manggagawa, magsasaka, malaproletaryado, petty burgesya at pambansang burgesya. Binubuo nila ang 69% ng populasyon ng Pilipinas. Ang sambayan ng Pilipino ay isang makapangyarihang puwersa para sa pag-unlad. May angkin silang lakas at talino para magpakahusay sa iba't ibang larangan ng gawain sa lipunan at may dakilang tradisyon ng magiting na paglaban sa dayuhan at lokal na pagsasamantala at pangaapi. Kaya nilang magtayo ng lipunang nagkakaisa, makatarungan at maunlad. Pinipiga ng iilang imperialistang dayuhan at mga lokal na nagaharing uli ang lakas at talino ng mamamayan para sa kanilang pakinabang. Kaya, mayaman man ang Pilipinas, dumaranas ng sobrang kahirapan ang sambayanang Pilipino.